Hoy, Irene, salamat nga pala dun sa pinag-stay mo kami sa resort niyo, ha? Ano ka ba? Wala lang yun. Buti nag-enjoy ka dun. Kayo lahat, nag-enjoy. Kamusta pala yung kaibigan natin? Si Marlon? Alam mo, alam ko rin naman na magkasama sila ni Patty the whole night dun sa resort. Hindi lang pala ako nakakalam. Hey, mag-usap daw sila mamaya. Mukhang sigurado na si Tol na this is it. Oo, oh, eh, di mabuti. Di ba ito naman talaga yung gusto niya mangyari? Tumpak. At least hindi nasayang lahat ng mga luha. At yung mga gabi nawalwal nawalwal ka, at kandahirap-hirap tayo na buhatin siya, tapos na, di ba? At least, I can finally move on na rin. Move on? Oh, moving on. Moving on. Moving on to other things. Ano ka ba, Ato? Ang dami ko kayang pinalampas na dates. Just because kailangan ng kaibigan natin ng pakwentuhan, ng karamay, at saka ng kainuman. Moving on to other things, no? Marlon, ang ginagawa mo dito? Pati hindi mo na ako pwedeng iwasan. Kailangan natin mag-usap. Pat, baka naman pwede natin bigyan ng isa pang pagkakataon yung relasyon natin. Ayusin natin! Pat, alam ko may mga takot ka pag nagbalikan tayo. Oo, naghiwalay tayo, pero Pat, kailangan natin pagdaanan yun para ayusin yung mga sarili natin. At nagawa natin, di ba? Ibang tao na tayo ngayon. Oh, ready na tayo para ituloy yung relasyon natin. Marlon. Pat, alam ko mahal mo pa ako. Hindi mo na yun madi-deny. Kasi hindi naman mangyayari yung nangyari kung wala ka na nararamdaman sa akin eh. Marlon, ito na. Marlon. Pat, bakit ba? Ano pa pang inaayaw mo? Ano pa pang inaarte mo? Hindi ako umaarte. Ikaw naman kasi. Huwag mo kasing gawing basihan ng pagmamahal yung nangyari sa atin. At saka, ano yun eh? Wala yun sa plano. Biglaan, hindi sinasadya. Kumbaga, wala lang yun. Huwag mong bigyan ng ibang meaning kasi sex lang naman yun eh. Ano? Ano kasi? Wag, wala lang. Nadala lang ako sa alak. Lasing eh. Pati hindi tayo ganun kalasing nun. Kilala kita. Kahit lasing ka man o hindi, hindi mo hayaan ganun lang yun kung wala ka nararamdaman sa akin. Ay, wala nga lang kasi yun. Huwag mong bigyan ng meaning na ba-overthink ka, Marlon. Tama na, wala lang yun. Pati hindi ako naniniwalang wala lang yun. Naramdaman ko! Naramdaman mo na mahal mo pa ako! Huwag ka na magmahang-maangan, Pat! Ewan ko sa'yo, Marlon. At saka,
Ano bang gusto mo? Ano bang kailangan kong i-explain? Ba't ba kailangan ko pa magpaliwanag siya? Eh, mag-asawa tayo, di ba? Hindi ka ganong klaseng tao, Pat. Hindi kita ganong nakilala. At hindi ka ganong kalupit para gawin mo sa akin yun kahit ano pa nangyari sa atin. Marlon. Marlon. Kita mo may tumatawid eh. Kung may problema ka, huwag mong dalhin sa kalsada. Thank you.
nababala kung bakit hindi siya kina-Ati-Pati natulog. Ako, iniiba usapan. Sheila, nandi ka na. Zeki! Nandi ka na? Patay. Siya ba yung sinasabi sa akin ni Girlie, Sheila? Kuya, Zeki po. Hello, Becca. Mm-hmm. Nice to meet you po. Boyfriend ka ba ni Sheila? Hindi, ah. Hindi po. Friends lang kami. Oh, bakit sinusundo mo siya? May arrangement po kami. Arrangement. Wala akong alam sa arrangement na yan. Carpool lang naman, kuya. Sayang naman. Hindi ako pumapayag. Sige na, makakalis ka na. Ako na mag-atid kay Sheila. Sensya ka na. Kita na lang tayo sa school. Sige po. Sheila na to, ano nangyayari? Hindi bigyan ng maganda ng pamasahe, ah. Bakit nakikiangkas? Kuya, hindi naman ako nakikiangkas lang eh. Carpool nga po kami. Nagbabayad po ako ng panggas. O tapos anong susunod, ha? Pagpapaligaw ka, may in love ka. Kasagutin mo, tapos iiwan ka, iyak-iyak ka kasi hindi mo kaya. Kuya, ang advance nyo naman po mag-isip. Ganun talaga dapat advance mag-isip. Para maiwasan mo yung mga bagay-bagay. Noy. Tandaan mo to, ha? Pag nahuli kita nakasakay sa kotse ng lalaking yon, kakalag ka rin kita palabas. Kuya naman, ang harsh. Ito pa mas harsh. Bubugbugin ko yon pag nakita ko ulit yung lalaking yon, ha? Noy! Nanay, susunduin po ba ako ni tatay mamaya? Dali. Text ko, ha? Tatanungin ko. Opo. Nagtatanong si Robin kung susundo ka ba raw. Oo. Robin, susunduin ka daw niya. Yay! Okay ka lang ba? Noy. Ah. Ano ba nangyayari sa'yo? Kanina ko pa napapansin, wala ka sa wish yun. Abay, ang saya-saya natin kahapon umalis ng bitya. Tapos ngayon nagkakaganyan ka. Bakit ito ka natulog kagabi? Anong nangyari? Wala, nakakapagod na kasi. Napapagod na ako na maniwalang may pupuntahan pa itong paghahabol ko kay Pati. Naubos na ako. Susuko ka na? Eh, ginawa ko naman po lahat ng mga dapat kong gawin nila eh. Binago ko yung mga dapat kong baguhin. Inayos ko yung mga dapat kong ayusin. Pero wala eh. Wala talaga. Siguro, hindi naman po pagsuko ang tawag doon. Nagising ako. Sheila, halika nga. Sorry kanina. Pero hindi pa rin okay sa akin na lumalapit ka sa lalaking yun. May usapan tayo. Yes, kuya. Natutunan ng lesson sa English. Baby! Marlon, Robin. Nanay, you're here! Yeah! Akala ko may lakad ka, kaya ako pinagsundo mo kay Robin. Kinansel ko. Usap tayo. Can I drink mo? Thank you. Hey, girls! Hi!
si Zeki. Hey! Sorry sa nangyari kanina sa kuya mo. Sorry din. Hindi ko naman in-expect na may incredible hug siya eh. Kung gusto mo, kakausapin ko talaga yun. Wag! Mas lalo lang iinit ang ulo nun. Anong meron? Nangyari? Ang init kasi ng ulo ni kuya kanina, tapos akala niya boyfriend ko si Zeki. Zeki, okay lang ba huwag muna tayo magsabay mag-lunch? Tsaka hindi na din ako sasabay pa-uwi at tsaka papasok. Huwag muna mag-hangout. Ha? Bakit? Alis po muna ako, ha? Bakit? Hindi kasi ako magaling magtago at magsinungaling eh. Ayaw ni Kuya na nagkikita tayo. Kasi kung advance ako mag-isip, mas advance siya. Isa pa, ayoko ding isipin ni Nicole na may something tayo. Ex-GF mo pala siya. Hindi ka man lang sa akin nagsabi. Sheila, you never asked me. As if naman it matters, di ba? Unless may problema ito sa'yo. Hindi. Pero kay Nicole, oo. Hindi pa siya nakaka-move on sa'yo. Eh, di ba friends lang tayo? Friends na madalas na may misinterpret ng ibang tao. Katulad ni Kuya at ni Nicole. More than kay Nicole, mas ginagawa ko to para kay Kuya. Ayoko nang magdagdag sa mga nagpapastress sa kanya. Huwag kang mag-alala. Mag-chill din yun. Pero sa ngayon, chill din muna tayo. I'm sorry, Zeki. Sana maintindihan mo. Magsusorry lang ako sa mga nasabi ko sa'yo. Huwag kang magsorry. Sa'yo yun talaga yung gusto mong sabihin eh. Hindi naman sa ganun, Marlon. Naguluhan kasi ako. Nalito. Hindi ko naman sinasadya yung... Hindi sinasadya? Katulad doon nangyari sa atin nung gabing yun. Hindi ka naman lasing ah. Parang hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. Kasi alam ko anong sasabihin ko sa'yo eh. But simple lang naman eh. Ikaw lang nagpapakakomplikado eh. Ano ba talaga nagawa ko sa'yo? Sobra ba? Sobrang sakit? Kaya ganyan kang katigas? Tignan mo. Wala kang masabi. Kasi wala. Ba't wala na sa akin yung problema? Ginawa ako na lahat para umayos tayo. Ikaw na yung problema. Hindi na kita kukulitin. Pero kailangan mo sagutin kung bakit. Kung bakit kahit alam kong mahal mo pa rin ako, ayaw mo makipagbalikan. Bibigyan kita ng panahon. Pero hindi habang buhay kaya ko maghintay, Pat. Pag ready ka na, alam mo saan ako pupuntahan. Next week na yung dating ni Mr. Yamamoto, ha? At sakto sa harvest natin yan. Ayos! Baka pwede na nating ihabilin ito kay Ato. Damo arigato, Mr. Roboto! Ano, what do you think, Marlon?
pagkakatiwala ba natin dito sa mokong na to yung pagbisita ni Mr. Yamamoto? Baka mokong naman to, oh. Uy! Ayos ka lang, tol? You don't look well, ah. May sakit ka ba, ha? Wala. Oh, wait. I know that face. Love sick yan, no? Ano bang update? Nag-usap na ba kayo ni Patty? Wow, Patty. Thank you for your hard work. Thank you so much. Wala pong ano man, Daddy Marshall. Naku, alam niyo po, mamimiss ko po kayo. Ano mamimiss? Hindi ba kailangan pumunta ka rin dito paminsan-minsan para check-upin ako? Ha? At siyempre naman po, mga once a week, bibisita ako sa inyo dito. Yun. Pero kapag makulit po kayo at matigas ang ulo, mapapadalas po yun. Ayun. Oh, letter mo na si Patty. At pagbabalik mo, ibili mo ako ng ice cream. Sige po, lalo. Isang ice cream lang, ha? Yeah. Daddy Marshall talaga. Check ko po kayo, ha? Bye-bye. Thank you. Ay, Zeki, i-update mo pa rin ako kay Daddy Marcy, ha? Tsaka update mo ako dun sa babaeng kaibigan mo na gusto mong ligawan. Ano, nililigawan mo na ba? Hindi na kami umabot dun. Sabi niya sa akin kanina, we shouldn't see each other anymore. Bakit? Sheila's friends with my ex. Sheila? Yun yung pangalan ng kaibigan mo? Meron din kasi akong kakilalang Sheila na nag-aaral sa UDM. Pero, hindi siguro. Ayun na nga, Sheila's friends with my ex and knowing her, sinabi niya siguro sa kanya na huwag na akong kausapin. Girl code kasi yan eh. Bawal talaga ang sulutan, tsaka bawal din ang saluhan. Yes, but it sucks. Tsaka may mas matindi pa. Ayaw ako ng kuya niya. Kahit magkaibigan lang kami. Wow! Ang strict naman nun. Ay, pero alam mo, naalala ko yung asawa ko ganyan din dati. Ayaw naman sa kanya ng nanay ko. Pero hindi siya tumigil. Talagang sinuyo niya si nanay. Pinakita niya na malinis yung intensyon niya sa akin. Hindi siya nag-give up. Hindi siya nag-give up sa akin. Yun, oh! Oh. Oh, tapos na yung meeting natin, di ba? Thank you, tol. Cheers. Marlon, curious lang ako. Ano ba talaga nangyari sa inyo ni Patty? Look, alam ko na may nangyari sa inyo sa resort. Kala ko pa naman okay na kayo after making love. Making love? Sex lang yun. Ayoko nang bumalik ka sa dati, okay, ha? Hindi ka na magwawalaw sa pain at hindi mo na yun idadaan sa beer. Please lang. You have to stop. Just forget her. I mean... Marlon, ang tagal mong naghintay. You loved her with all your heart, pero anong ginawa niya sa'yo in the end? Sinaktan ka lang niya. No, Marlon. You don't deserve that. My God, Marlon! Tingnan mo to, boss ka! Successful yung negosyo mo. Ang daming taong rumerespeto sa'yo, not only as their leader, but because alam nila na isang mabuti kang tao. Hindi mo naman kailangan magmakaawa eh. Ang laki ng mundo. Ang daming possibilities. Muna mangaya ang umikot lang dyan kay Patty yung buhay mo.